Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Ang tatalakay natin sa video natin ito, itong tinatawag na PVC ceiling panel. Tatalakayin po natin yung advantages at saka disadvantages ng materials na ito. Napaka-importante po na alamin natin yan. Isa pong napakagandang materials na dapat ikonsidera kung magpapagawa po tayo ng kisame. Bukod kasi sa fiber cement board o yung tinatawag na hardiplex at saka itong plywood na dati nating ginagamit na, aalamin po natin itong PVC ceiling panel o yung advantages at saka disadvantages kung magpapakisame po tayo. Ayan po yung tatalakayin natin sa video natin ito. Kaya lang mga boss, bago po natin na umpisahan yung talakayan natin, total libre lang naman po itong mag-subscribe. Sana po pakipindot lang yung subscribe. Isama nyo na rin po yung like at saka yung notification bell para every time na may bago po tayong video, ma-notify po kayo. Okay, umpisahan na po natin yung talakayan natin sa PVC ceiling advantages at saka disadvantages. Ito munang advantages ang pag-uusapan natin, no? Ito po palang PVC, no? Ito po ang ibig sabihin niyan, polyvinyl chloride, no? Ito pong materials nito ng PVC ceiling panel, kaparehas po ng mga tubo na ginagamit natin sa gripo natin, no? Yung PVC na tubo, no? Ang unang advantage, mga boss, na pag-uusapan natin, water resistant po itong PVC ceiling panel na ito, no? Sinubukan ko pong basain yan, hindi po nasisira sa tubig yan, no? Kasi nga po plastic yan. Kahit nasabihin natin may butas yung bubong natin, matuluan yung PVC panel na ito, hindi po masisira, no? Ang kagandahan pa po nito, fire retardant. Ayan po yung sa pangalawang advantages, no? Sinubukan ko rin pong sunugin yan. Habang tumatagal po, siyempre masusunog yan. Pero pag inalis po sa apoy, kusa pong nawawala yung apoy ng PVC panel, no? Kaya fire retardant po ito. Hindi po kagaya ng plywood na pag inilagay natin sa apoy at inalis na po natin yung plywood, tuloy-tuloy pong nasusunog. Ito po pag nilagay sa apoy at inalis yung PVC ceiling panel, namamatay po yung apoy. So ibig sabihin, hindi po kakalat yung apoy, no? Dito sa PVC ceiling panel natin. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Okay, talakayin pa po natin yung ibang advantages na makikita natin sa PVC ceiling panel, no? Dito sa pangatlo, easy to install. Madali pong ikabit itong PVC ceiling panel kasi napakagaan po nito, no? Kagaya po ng sinabi natin na plastic lang po ito. Kaya ito pong PVC ceiling panel na ito, isa na po sa pinakamagaan na materials ito, no? Kaya kahit na isang tao lang ang magsalpak ng PVC ceiling panel na ito, kayang-kaya niya po, no? Kaya sa labor po makakatipid tayo, no? Yung pong pang-apat, mga boss, no? Termite proof. O tama po, no? Dahil plastic itong PVC ceiling panel, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi po inaanay ito. Sa totoo lang, ayaw talaga ng anay sa plastic, no? Hindi kagaya ng sabihin nating plywood na kisame, pwede pong anayin yan, no? Ito pong PVC panel, 100% termite proof po ito, no? Okay, punta po tayo sa ibang topic naman. Okay, pag-usapan pa po natin yung ibang advantages ng PVC ceiling panel. Yung panglima na advantages, more designs and color. Tama po yan, no? Kasi ito pong PVC ceiling panel na ito, meron pong matte finish yan, glossy finish. Tapos meron pong iba't ibang design at saka iba't ibang kulay na pagpipilian, no? Yung pang-anim na advantage, mga boss, no? Heat control properties, meron po yan, no? Hindi po mainit yung PVC ceiling panel na yan, no? Pag nilagay nyo po sa bahay nyo, kinakisame nyo po yung bahay nyo, hindi po mainit. Kasi nga po, kung napapansin nyo,
may dalawang layer po siya, no? At saka yung materialis po niya, hindi po siya basta-basta tinatagusan ng init, no? Tsaka meron po siyang mga islat sa loob, nakakabawas po yan ng init. Okay, punta po tayo sa ibang topic pa. Usapan naman natin ngayon, mga boss, no? Ito na mga disadvantages ng PVC ceiling panel, no? Tingnan natin kung ano yung disadvantage, no? Una, limited ceiling design shapes. Tama po yun, no? Kasi nga po, planks ito, napakahirap gawin yung iba't ibang design nito, no? Nakagaya po ng halimbawa, pabilog, ellipse, at iba pang complicated design, no? Ayan po yung isa sa disadvantage. Pangalawa, yung disadvantage niya, no? Visible joint lines. Tama nga po, no? Kasi nga po, sinasaltak lang ito. Yung line po, visible yan. Gaya po ng nakikita natin dito sa kisame na ito, no? Kitang-kita po yung line, no? Ayan po yung dalawa sa disadvantages ng PVC ceiling panel. Tingnan pa po natin yung ibang disadvantages sa PVC ceiling panel. Okay, pag-usapan pa po natin yung ibang disadvantages ng PVC ceiling panel, no? Dito sa pangatlo, not scratch resistant, no? Kung titingnan natin, mga boss, no? Ito pong PVC ceiling panel na ito, meron po siyang gasgas. Kasi nga po, plastic nga lang po ito, madali pong magasgasan, no? Kaya ingatan po natin pagka magpapakisami tayo ng PVC ceiling panel, no? Ngayon, yung pong pang-apat na disadvantage, mga boss, no? Limited use of lighting fixtures, no? Yung pong mga sobrang umiinit na mga ilaw, no? Mga bombilya, hindi po natin na advisable na ilagay kasi pwede pong ma-deform, no? Yung ceiling natin. Yung panglima, mga boss, no, na disadvantage, not good when exposed to extreme heat. Tama po, no, kasi nga po plastic itong PVC ceiling panel natin. Pag sobrang init, lalo na po pagka hindi pa insulated, no, yung bubong natin, no, iinit po ng gusto, pwede pong ma-deform itong PVC ceiling panel kasi nga po plastic nga lang po ito. Pag sobrang tutok sa yero, no, iinit po ng gusto yan, no? Pagdating ng araw, madideform po yung PVC ceiling panel, no? Okay, ayun lang po, no, yung advantage tsaka disadvantages ng PVC ceiling panel, no? Okay, ayun lang po. Kung nagustuhan nyo itong video natin, sana po wag nyo pong kalimutang pindutin yung like, subscribe tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.